day mga katsoops and welcome to my vlog. And by this time naman po ang iba-vlog natin is all about Christmas. Dahil nga malapit na ang Christmas, so kaya naman naisip ng inyong lingkod na ito na siguro yung time para magtayo ako ng Christmas tree at maglagay ng mga Christmas decors. So samahan niyo ako with our Christmas design. At bago natin umpisahan ang ating Christmas tree, syempre pine-prepare muna natin ang ating mga gamit na gagamitin, mga Christmas decoration na gagamitin for the Christmas tree. At syempre, dito, ayan, nakita nyo na dito sa bandang right side ko. Ayan yung mga iba mga decorations na nakita namin sa aming bodega. At ilalagay natin sila as Christmas decorations sa ating tahanan. So I have here... Ayan, I have here my bilen, of course, at syempre meron ako mga Santa Claus, ayan ang aking mga Santa Claus, ayan, syempre I have here my wreath, so yan po yung iba, some of my Christmas decoration, yung iba po yung nahanap pa po namin, at nandito rin yung mga Christmas trimmings, Christmas balls na gagamitin ko for the Christmas tree. Kaya naman eh, mamaya-maya lang uumpisahan na natin ang ating Christmas tree decoration. So, here it is. Mag-start na ho tayo para sa ating Christmas tree decoration. At syempre, unahin natin itong ating Christmas tree. Ang ating Christmas tree po na gagamitin this year, ito ang tinatawag nating pencil type Christmas tree or condo tree kung tawagin. Dahil at least medyo space saving siya dito sa ating tahanan kasi meron tayong mga puon. Kaya naman ito ang gagamitin natin this year. It's a 8 feet to 8.5 feet na Christmas tree. Yung dati ko po kasing ginagamit, 12 feet po yun, tsaka napakalaki. So, ngayon nga, dahil meron tayong mga puon, so para medyo space saving, dahil hindi naman ganun kalakihan ang ating tahanan, gagamitin na natin itong last year kong nabiling Christmas tree. Actually, ito ang pinakagusto kong Christmas tree kasi nga space saving, at the same time, ang cute niyang tignan. Mataas lang siyang ganyan, pencil type of Christmas tree. Kaya naman, samahan niyo ako. Let's go! Ating Christmas tree. Ayan, sinimulan ko na sa pag-aayos niya, sa pagbubuhaghag sa kanya. At syempre, ang ating Christmas tree po ay 8.5 feet, kaya mas mataas pa siya sa akin. And as you can see, ito na yung sinasabi ko kanina sa inyo na pencil type of tree or the condo tree. Ito ang ilalagay natin sa ating tahanan. So ngayon naman,
sisimulan na natin ang pag-decorate sa ating Christmas tree. There you go! Okay, so nailagay na po natin yung ating mga Christmas balls. At syempre, dapat ito ay pagpantay-pantayin nyo lang with different kinds of colors. So pag napantay nyo na ang different kinds of colors at nailagay nyo na sa inyong Christmas tree, now it's time na ilagay nyo naman yung mga other trimmings dito sa Christmas tree. Thank you.
here it is. Ito na po ang ating Christmas tree, Christmas decoration. Ito at ready na po siyang ilagay sa loob ng ating bahay. At hitik at nahitik ang inilagay natin sa ating Christmas tree dahil meron nga akong isang friend designer, ito yung si Nakphil Cruz na nagde-decorate din ng mga Christmas decors. Ang sabi niya nga sa akin eh, mas maganda sa isang Christmas tree na punong-puno ng decorations. Yung talagang siksik, liglig at umaapaw. Ika nga nyan, ang blessing sa'yo eh, ganun din, siksik, liglig at umaapaw. Kaya naman, halos hindi na makita yung Christmas tree, Christmas decor sa mga nakalagay. So, ito na po yun. At, syempre, maraming salamat sa lahat na nag-tune in at nag-watch nitong aking vlog for this day. Thank you very much, ang ating Christmas decoration. Magkita-kita po tayo muli sa next vlog ko. And this has been your host, Chupame, saying thank you, God bless everyone. Advance Merry Christmas!